Magandang hapon guys. Hindi nyo naman ang naging sitwasyon ng mga taniman dito sa Urdaneta, dito sa amin. Ang pumarit ay puro water lily. Ito po ay yan. Nakikita nyo na mga maberding-maberding yan. Yan po ay water lily na pumarit sa palay. Dahil naanod po ng tubig papunta rito sa mga taniman. Kaya yun po, nakikita pa may mga tubig na hindi naman din napuntahan ng water lily. Pero ito, halos itarya. Itarya ang water lily ang pumalit sa taniman ng palay. Kaya guys, ito, makikita nyo kung gano'ng kakapal. Siguro, kung mayroon papasok dito ang gagawing handicraft, ay mas mapakaganda. Ganda ng magiging itsura ng aming ito yung pakikinabangan ng mga tao. Dahil dati alam ko nung si Cincha Villar ay nagpapagawa ng handicraft na mga water lily. Ito, tingnan naman, napakakapal na water lily. Nung hindi lumalaki ang tubig dito, ito ay malinis na taniman ng palay. Yan o, kaya yun po, may mga tubig pa, hindi pa nakakatanim, yung mga maputing yan, tubig yan na hindi naalagyan ng water lily na ano yung iba. Ayan o guys, itong kabilang side na to, yun o, ito yan, taniman din ang palay, yung mga tubig na yun. Dito tayo sa maraming mga bangkal na nakatanim, sa gilid tayo yan o. Pakita ko sa inyo guys anong nangyari dito sa aming mga taniman ng palay. Tingnan naman ninyo. Ay ako ay lalakad-lakad pa at pupunta ako dito sa aking kaormin na si Edwin, at kami mangunguha kami ng tuhol para kami ay pagsalusaluhang mamayang hapunan. Ay wala na rin mahuling isda dito sa aming mga talakaya. Minsan lang nakakakuha. Ano guys, ito yan. Ito yan, at taniwan ito ng palay. Yung mga may tubig na yan. Hintay pa siguro ng mga isang buwan at mawala na rin yung tubig, makakatanim na rin mga tao. Ito yan o. Tapos itong yung kubo na to, yan kubo na yan. Yan ang halos kanti na lang tira nung tumakom ng tubig. Ito dati nung tumas ng tubig halos umabot hanggang dito. Ito, hanggang dito ang tubig hanggang yan. Halos mga kalahati ng kubo ang tubig ng kan. Yun o si Edwin, yun ang nangunguha ng kuhol. Hindi tayo makapunta sa kanya dahil nandun yung bangka. Yun o si Edwin, yun ang lalakad na yung yun o, ito yan, taniman to ng palay, yung lugar na to, yung maraming water lily na nakikita. Itaiktari yung water lily ang pumunta sa mga taniman ng palay. Takot marami na malaking gastos na naman para sa mga tao. Kanyang kwan, ang ginawa ng baha na kwan, ng mga pumalit ay puro water lily. Yan o guys. Halos yan o. Yung mga nakagandaan yan, halos yan taniman ng palay. Oh, ang ganda sa may maputing tubig na yun, taniman ng palay. Pero itong lalim ng water lily na to, ito puro tubig pa yan. So, nakagaya pa nito. Ah, hindi nga lang nakikita yung tubig dahil sa water lily. Yan.
ano guys, ito ang kubo ni kanilo, yung kubo ni kanilo yan, oh, na halos ang halos lumubog nung tumaas ang tubig yung kubo na yan. Okay. Yun, pero ito, tawa, ito, maganda ito. Pagkakuan, haiga, pwede nang palagar, pwede nang lagyan ng sabugan ng palay. Tubi ito, titanim ito ng palay, yan, makikita yung guhit na yan. Yan ay pilapil na nakikita na, na malapit nang mawala yung tubig. Yan, kaya tayo. Wala, napakalaking gastos na naman bago mabukid ito. Dahil pagpapatay pala ng water lily ay napaka halaki ng pera. Spray na naman ang pamatay damo. Yan, yan ang pinaka number one na mahirap. Ngayon, diretso sungkit na. Yan. Ito, full. Ito, laki, oh. Medyo mainit ng konti kanina kaya halos ang wala pa, oh, hindi pa lumulot ang ibang kuhol, wala lang pang kuhol o siguro sa kabilang nga, you know, pagkakakuha sinusungkit na para hindi na maglalaga ng kanat, mamaya maya sigurado magagata na yan kuhol. Ano pala, si Edwin ang kasama kong mga ng kol. Medyo magalang kol dito. Ay, medyo uminit eh. You know, guys, itong mga nakuha namin tsaka yun nasa Tupperware. Pero kami, hindi pa ako, kukunti pa yun, sa banda ron ng konti. Kami mangunguha pa. Pero itong mga may tubig na to, ito itanim mo ng palay. Siguro mga isang buwan pa, pwede na magsipagtanim ang mga tao. Pero talaga yan ang naging problema, yung water lily. Dahil malaking gastos yan, bago mapatay. Kaya... sobrang pinsala din ang dinulot ng tagbahang yung nagdaan para sa mga taong magsasaka dito. You know? Pero hanggang ngayon, ang tubig ayun pa. Ito nakikita. Tapos, wala namang makuhang isda ang aming mga screen. Paminsan-minsan lang talaga, isa dalawang piraso. Kaya makitis muna kami sa kuhol. Ito, sa kanyan. You know guys, mga kuhol na nakuha dito sa Mikon. Ito nyo, ang dami. You know guys, napakaraming kuhol. Sigurado, masarap na naman ang kain ito. Pag inyong matitikman itong nulutuin namin kuhol. At pagsasalo-saluhan.
Yan o. Yan o guys. So, yung Tupperware, malapit lang mapuno. Kunti lang alisin dyan, yung matalokap lang. Yan, nasa akong yan. Okay guys. So, yan o. Nga pala si Edwin. Ang nagsusungkit ng kuhol na ating pagsasalo-saluhan mamaya. You know? Pambili ng espada, pwede na rin yan. Mamaya. Apalo, si Kuya Tony. Yun o, katayo. Yan, nakatayong yun si Kuya Tony. Yan na may dalang pampasarap, pero simpala'y sili. Yan o, ito yung mga guys, ito mga kuhol. Yan o, yan o, ito ang mga kinukuha. Yan yung mga na, yung medyo nagalaw ng konti. Yan o, ito yan mga kuhol na buka namin para sukitin. At yung mga itim-itim na yan, yun ang kuhol. Gaya nito. So, yan, so, cool yan. Ulot pa tayo. So, guys, so, yan, ang dami, oh. So, itong malaki. So, yan, cool. Ang dami, kaya isang araw na ulit kukunin dahil marami na kami nakuha. Hello. Ito. Yung po ang kuhol. Lalo dito. Sobrang napakarami ng kuhol dyan. Isang araw ulit. Babalikan namin yan para gataan na naman sila. Maraming kuhol. Guys, yan nga pala yung nyog na aking binilatan kanina. Yan ang aming igagata sa pinanguhang kuhol na aming pagsasalaw-saluhan mamayang hapunan. Pero kung talagang sa napakalaking nyog to. Ko. Pero ang laman, ganito lang kalaki. Yan yun naman, ang laki ng bunot, pero ito naman, naliit lang. Pero kung ikukumpara naman sa isang nyog, hindi na rin naman totoong kaliitan ang kanyang laman. Dahil yung isa, may balat. Yun ang masigurang mas maliit. Maya-maya, pakikita ko ulit sa inyo ang pagkakayod naman. Ayun pala guys, ano, pagka-uwi ni na Kuya Edwin, Tatay Mayo at Kuya Tony, eh ito, binakbakan agad nila tong paglilinis nitong ating kuhol. Pinakuluan to o hinalpusan sa tubig na may asin. Tapos ito naman, tinanggal na yung abdo, yung kinain ng kuhol, tsaka yung ipin ng kuhol. Hindi kasi nakakain yan guys. Ganun kapag golden kuhol. Ayan po. May pagka mabusisi. Ito yung nyog na kinakain ko para sa ating kuhol.
para maging masarap ang luto. So, simulan na. Ganito lang oh, ang nagsakayin ng nyog. Hindi kita yung ulo mo. Hindi kita yung kinakaidlak. Hindi ako, pwede yung pakita habang nakakaid. Yan. Ayos. Ito. Hello. Dito naman tayo sa isang side. Para ipakita sa inyo kung paano lutuin itong kohol. Yan o, sinalang na yung kawaling maitim. Yan o, biro ko niyan. Napakagandang kawali yan. Yan o, talagang pati loob maitim. Ang labas maitim. Yan o. Pati yung mga nagluluto maitim. Yan o. Yan o, kita-kita nyo o. Napakakunang baga ng uling ni kanilo. Yan o. Unang ilalagay, siyempre, lagi paggisa ay mantika. Na. Grabong ayos na ayos yan. Yan o. Bisa sa isla sili, bisa sa taray. Tapos, yan na, tuyo na ang kawali. Ayos. No, lalagay na yung siyempre, una mantika. Kukuluin ng konti yung mantika. Inalo, ining-sting, kumainit na. Sinintay lang natin talagang medyo kumulo yung mantika. Bago ilagay yan, siyempre una palagay ko ang susunod na ilalagay dyan ay luya. Yan o, nakikita niyo pula. Bagay yan. Yan o, tapos pataas. Mantika, pero may, ayos na. Minarinig na akong lagitik ng mantika. Okay, ayos lang. Yan o, may pares din. Lahat, nilagyan na sibuyas, babang luya. Yan o. Tapos, halo lang. Ayos na yan. Yes, yan na. Tapos yan, nag-isa yung bawang, sibuyas, luya. Lalagyan naman itong kuhol. Yan, oy, halos kalahat ng tupperware na kuhol. Tapos, yun ang ating nyog na nagagawing kata. Yan, no? Naayos. Mamaya, lahat ng manunood, pati tikmin ko ang kuhol.
Yun o. Kaya nga pala ang ating cook, si Ormin Edwin. Patitikmin tayo kung ganun kasarap ng ang luto niya. Na ginisang ginatang kuhol. Yun o. Maganda ang lasa naman. Parang hindi ano. Yun o. Parang hindi kuhol. Yeah. Parang, guys, parang, teka, parang iba na ngayon na naman ang panahon. Gagalawan na naman ang dahon ng mga puno, oh. Malakas na naman ang hangin. Pagkita ko sa inyo, talaga. Ano, naglalakas na, parang lumalakas na naman ang hangin dito. Gumagalaw na naman ang mga puno. Yan, mga dahon, oh. Yan, yan na. Ano, guys.